natin kayo tinatanggap sa banal na pagdiriwa para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Restituto Samson. Tumayo na po tayo ng lahat.
mula sa aklat ni Hume. Ang sagot ni Hume, sana ang sinabi ko'y may talat maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y may ukit itong mga salita ko, upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulong ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maaagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata di ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka at matuwi. Kaya ako'y dinggin. Ito ang iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo nang lahat. Kami ay salarin. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Gulita at naalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin ng taas ng kamay. Parang tuyong lupa ang diwa ko uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Poon, ako'y tinigin mo na. Ako ay umasa, sa'yo'y nagtiwala. Na kung umamagay, ipagugunita, yaong pag-ibig mo na lumhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Tumayo po tayo lahat. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong parang sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama may maraming silid, kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo, at paroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon natin at ipaganda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroonan ko. At alam ninyo daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kayo dumas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot sa Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makatulong ka sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siya po po. May ibang mga mananampalataya, mga Diyo Katoliko na nagsasabi, sila lang daw ang maliligtas. Sabi ko naman ay nilimitahan nyo na kaagad ang kapangyarihan ng Diyos kasi nakapasi lamang sa inyong kasapi ang pagliligtas ng Diyos.
Sa atin po tayo naniniwala na tayo ay maliligtas kapagat tayo ginagabayan. Pero hindi lang mo yung kasabi natin ang pwedeng maligtas, pero ang pinamahayag yan, ito yung higit na daan. Kasi maraming daan. Pero ito yung daan na higit na makapagdudulot ng kaligtasan. Na tulad na ipinayag mo sa atin ngayon ng Panginoon, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At bahagin mo, na kung saan sinabi ng Lord Jesus na rin, maraming silig sa bahay ng aking Ama. Maraming silig. So, walang limit ang pwedeng pumasok sa bahay ng Panginoon. Kahit lahat pwede. As long as tayo ay tumutugon sa panawagan ng Poong Kapal. Kaya ito yung panyaya ng Poong Kapal. Makita po natin na masamahan natin at ito yung ibigagalakin natin sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na naulala, na alam natin na siya yung patutunuhan natin sa piling ng ating Amang nasa langit, sa silog na inihanda ng Diyos sa atin. Na magkataon po na si Resituto ay mauuna at ang ilan pa nating mga mahal sa buhay na alam natin nauna na, pero alam natin na doon patutungo sa ating Ama sa langit. Kaya kung maalala ninyo yung kaalagahan ng sakramento ng binyag kung pag-akyat ng Yesus sa langit, anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Gawin ninyo mga alagad kong lahat ng bansa. At anong sabi ito sa una? Binagal ninyo sila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya isang biyaya ko na kung saan ay ipagpasalamat natin ang biyaya ng ating pananampalataya na siyang nagbigay sa atin ang pangmakamit natin ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos nung tayo ay bininyagan. E ngayon, sinasabi ng iba, ay bakit niyo pa ipinagdarasal ang mga patay kung yan ay doon na sa Ama? Itong ating pangalain sa mga patay ay una, anong sabi na ho ni Santiago sa kanyang aklat. Di nga palang iba natin mga kapatid na mga hindi katoliko, wala nga pa ba silang libro na sulat ni Santiago. Sila po ay 26 lang yung kanilang New Testament. 26 books lang. Tayo ay 27. Pero anong sabi ko doon sa aklat ni Santiago? Pray for one another. Ipagdasal ninyo ang bawat isa. At yung panalangin natin sa bawat isa, hindi lang para sa iyo at sa akin. Hindi lang ako sa akin para yung nabubuhay sa daigdig na ito. Sabi na natin, tayo ay nagdarasal din o. Pinagdarasal din natin yung mga mahal natin sa buhay na namatay na. At ipinagdarasal din ng mga mahal namin sa buhay na nandun na sa piling ng Diyos, katulad ni San Martin, na tayo rin ay tulungan sa daigdig na ito. Kasama yun, kasi yun ang tinatawag nating communion of the saints. May ugnaya ang mga mananampalataya sa daigdig
na ito. At ang mga mananampalataya na nakarating na doon sa kahilingan ng Diyos sa pamagitan ng panalangin. At sa sabi natin, ipinagdarasal natin, katulad ng resituto, para hindi sa paggawa ng kaligtasan, ano? Yung kaligtasan ay assured na. Gawa ng ating pananampalataya. Kasi yun ang pangako ni Jesus, ano? Na walang makarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. At ito'y pinangako ng Diyos. Ang sino magkakaroon ng buhay ko lang ang damilid? Yung mga nananalig sa Kanya. At sino yung mga nananalig sa Kanya? Yung mga binyaga. Huh? At ating pinagdarasal, gawa ko na maliwanag dito sa aklat ng Makatay. Hindi nga po problema sa mga kapatid natin, mga hindi Katoliko. Wala rin nga pala silang aklat ng mga Makabayo. So, kaya po ko minsan, sinasabi nila, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi. Nagkataon lamang na yung kanilang Biblia, walang aklat ng Makabayo. So, kaya po minsan ay hindi nila maintindihan. Kano, pinanalangin ni Makabayo yung mga kawal niya na namatay sa digmaan laban sa mga Amorita. So, kaya kung sila ay bakit? Kasi nakita niya na mayroong ginawang pagkakasala yung kanyang mga kawal. Para saan? Para maibigay ang hinihingi ng kasaruhan. Yan ang kalimitang sinisigaw ngayon ng tao. Bigyan mo kami ng kasaruhan. Tayo mga Katoliko, may maliwalag na may kasaruhan. Saan? Doon sa purgatorio. Bagamat po sa daigdig na ito, nagsusumikap tayo na maibigay yung hinihingi na kasaruhan. Pero alam natin, sa daigdig na ito, sabi na natin, ay alin, limited. Either kulang o sobra. Bakit? Tao lang tayo. Tao lang tayo. Kaya kung minsan, yung mga nagsasabi na, madam, nakakulong naman ako, wala naman ang kasalanan. Maaari mayroon ang katotohanan. Mayroon naman nagsasabi na bakit yung tao yun ay mamamagay tao, bakit siya ay umayaman? Kasi nga, yung pagkaunawa ng tao ay may limitasyon. May mga bagay na hindi niya lahat kita. Katulad ng referee. Alam niyo, itong panahon na ito, nakakita ko kasi yung gawa ko, hindi naman ako talaga mahilig sa basketball. Kaya lang ako ay nakita ko ngayon pagkakaiba. Sa US pala, pwede i-review, no? Pwede i-review sa TV. Sasabihin lamang noong coach ng kabila, may foul. I-review. I-review doon sa playback. Dito sa Pilipinas, hindi. Kapag hindi nakita ng referee, walang foul. Bakit? Hindi nakita eh. No? Kasi bakit maulang tayo? Hindi tayo Diyos. Ang Diyos siguradong kita niya lahat. Kaya yung kasaruhan ay higit na makaramisaan doon sa kanilang buhay. At saan yun? Doon may bibigay. Kaya po, makikita ko natin, huwag kayong mag-alala. Kung halimbawa sinasabi ni Father, yun ay masamang tao. Kinakailangan na maibigay yung hinihingi ng katarungan. Don't worry. No? Kasi bakit? Mayroon tayong purgatorio. Pagdudusahan at pagdudusahan ng tao niya ang kanyang pagkakasala. Eh, Father, yun naman yung mananampalataya. Okay. Hindi na siya pupunta sa impyerno. Kasi siya'y sumasampalataya kay Jesus.
bilang Diyos ang magpapagligtas. So, sumusunod sa ubo sa Diyos, nagkataon na nagkamali. So, paano? Ibigay ang hinihingi ng kasaruman. Saan ibibigay yun? Sa portfolio. Sa portfolio. At kung sakali pa yung taong ito, ay sabi na natin ay talagang gumawa ng kanyang tungkulin bilang isang mabuting Kristiyano, ay ay dito na siya sa kaharian ng Diyos. Kaya yung ibig sabihin, ay sa mundong ginagalawa natin, kapag pinag-usapan natin ang katarungan, may kulang at may lapis. Pero sa kabila, hindi ka makalusog. Kaya maganda po yung kahalagahan ng purgatorio. Hindi po rin ang dahilan kung bakit natin yung pinagdarasal ang mga mahal natin sa buhay na patulungan natin na maibigay nila yung hinihingi ng katarungan. Patulungan natin na maibigay nila yung hinihingi ng katarungan. E bakit hindi na lang gawin ng Diyos na pawiin na lahat? Aba, medyo may mabagyan na repercussion na. Halimbawa, ikaw, papayag ka ba? Papayag ka ba na ikaw na nagsusumikap, na sumunod sa kalooban ng Diyos? Iniwasan mo na gumawa ng kasamaan at gumagawa ka ng lahat ng kabutihan. Tumutulong ka sa mga nangailangan. Tapos, itong isang ito, kasama yung namatay, mamamangil ka ako. E pareho kayo na lang pala tayo sa Diyos. Ibig sabihin, sabihin kayo pupunta sa langit. Aba, hindi. Kasi bakit? Yun ang kahalagahan ng purgatory. To render the requirements of justice. Pumunta rin sa langit. Bakit? May sumapalataya rin sa Diyos eh. Pero hindi mo kasabay. Bakit? Kinakailangan niya ibigay ang hinihingi ng kasaruhan. At kung sakali mang naandun na siya sa langit, sila naman yung magdarasal sa ako. Kaya po, yun ang iniulog namin para meron si Tuto. Na kung sakali mang meron siyang pagkukulang na hindi niya naibigay ang hinihingi ng katarungan o siya nabukuhay sa daigdig na ito, o maaaring nagkulang pa, ay ipagdarasal natin. Kasi na hinihingi na huwag tayong makinayin sa victim niya ng iba'y pati ipagdarasal ko pa na sa langit na. Manatory. Siguradong kapag si Resisto ko ay nasa langit na, kakalimutan pa kayong ipagdasal noon. Hindi. Bakit? Kasi minamahal din kayo ni Resisto ko. At yun po yung ginagawa ng mga santo at santa. Kaya ang sabi na natin, San Martin, ipanalangin mo kami. So, ganito po kayo si Tuto. Kung sinabi na sa langit, ay sigurado po, ipapanalangin mo rin kami. Pero, isa rin sa mga dibusyon, isa rin sa mga dibusyon na may panalangin natin ang mga mahal namin sa buhay na nauna na. Yung inyong paghihirap, yung pagpunta nyo ngayon sa sementeryo, yung inyong pagtsatsaga ng buto, yung pagtsatsaga ng halimbawa na makinig sa amin ngayon sa homilya, inialay ko ito para kayo may sitigo. O sa sino mang mahal ko sa buhay na namatay na. Para sa para maibigay nila ang hinihingi ng kasaruhan. Tumahimik ko tayo sumandali at baka may gusto kong sabihin sa atin ang Diyos.
Magsayo po tayo. Sumasampalataya po sa Diyos sa mga kapangyarihan sa tao. May diwala ng kalupa. Sumasampalataya ng mga po kay Yesu Kristo sa manak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa lalak ng Espiritu Santo, ipinangarap ng Santa Maria Virgen, ipinagpasakin ko sa Pilato, pinagawa sa krus na matay ng Diyos, nanalo sa buwan ng mga limang, may kapumarap at buhay ng muli. Umakyat sa lahat. Nalulog sa kanang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at parinito at tukol sa mga buhay ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa banal ng simbahan ng Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Halina't manalangin, mga kapatid ng buong pananalig sa Diyos sa mga pangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niya si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin ang inyong pong itutugon, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong hinihiyagan ang ating kapatid na si Restituto, sa kanya ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa puong may tapat. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng mga namatay na umaasang muling nabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa puong may tapat. Kasama niyo anak ang Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Ito po tayo. Thank you.
tayong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain na dinidiktahan ng Diyos sa mga magkapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumita sa aming paghahain ngayon para kay Restituto. Inulong namin kayo nawang makaharap sa pagkakurko mali yung maway na lang na sumiritis sa mukhang. Pakundangan sa panalig na matapas sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas. Bilang aming tagapamakita at kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas. Ngayong aming natitiyak na kamatay, lumipas, di ito ang aming bakas. Sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming nantungan, kami ngayong mamamatay. Sa iyong bukas, mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawi ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ngayon ko naman ang matapos sa hapunan, ninawagan niya ang kalis, muling kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang ipang. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
pagmamasay mo yung pagkabuhay na wala kang nangyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kahit sa nakakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayo sa araw para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at pag-uwi ni Kristo yung pagbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo yung simbahang laganap sa public at susunod mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Bonaventura, at ang Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay, si Presituto, at ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy mo sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagkitapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kayo sa ang mahal na Virgen Maria nila ng Diyos. Sama ang San Jose na kanyang esposo. Na mga apostol, ni San Martin, at ang lahat ng mga banana na buhay ng kasaligtig ng kalibig-lubig sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuli sa kalaramal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para kay Restituto. Sumayin niyo. At sumayin niyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
sumusunod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako harapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.